Ito yung broken-hearted na lalaki matapos madiskubring may ibang lalaki, si Mrs. sa Italy. Masakit to. Makakausap po natin si Mr. Sir Marion Airoso. Magandang umaga po, Mr. Airoso. Yes po. Si wifey ay nasa Italy po ngayon. Yes po, nasa Italy po ngayon. Okay, kasal po kayo, no? Yes po, kasal po. Actually, hindi. Sandali lang. Hindi kayo magkaparehong apelido. Ibang ginagamit ni Mrs. na apelido. However, kasal po kayo, sabi niya sa research, tama? Mm-hmm. Bakit hindi po ginagamit ni Mrs. yung inyong apelido? Kasi po, ganyan po talaga siya pag nagagalit. Tinatanggal po niya apelido ko. Tinatakot po niya ako na didelete niya yung mga picture niya namin. Ganun po talaga siya. Saka ng lalaki na rin po siya eh. Kaya tatanggalin po talaga niya. Okay. Meron kayong mga pinadala sa amin ng mga konvorito na bilang ebidensya na talagang si Mrs. ay guilty. Yes, kumbaga, po. Kahon na kahon nyo. Okay? Ayan po, yung mga picture, screenshot ng mga konbo ni Mrs. at ni Mr. Ano pong reaksyon ni Mrs. itong pinaka-latest na mag-usap kayo, sir? Nahingi po siya ng tawad pero hindi na po ubra kasi sobrang sakit po talaga. Pero nung nakaraan po, tinatakot pa rin niya ako na pag nagpatulpo daw ako, magpapatulpo din daw po siya. Kakasuhan din niya po ako, sari-sari din po sinasabi sa akin. Teka muna. Ikaw ang kakasuhan niya. Ano po ang kakasuhan niya sa inyo? Hindi ko po alam sa kanya. Sabi ko, sige, kasuhan mo ako, tingnan natin. Talagang matapang pa po siya, idol. At buntis po ba siya ngayon? Yun po ang sabi niya nung nakaraang buwan. Okay. Proud pa po siya nung sinabi niya na baka daw buntis po siya. Alright, meron po mga pagbabanta dito sa inyo. Ano po? Tinawag kanyang demonyo, hayop, at minura ka pa niyang PI at sinasabing papatayin ka. Sa kanya po galing to? Yes po, sa kanya po galing yung mismo. Dito pa lamang may kaso na agad siya. Bukod po dun sa panlalaki niya, may kaso pa rito ang great threat, pananakot. Okay. Sir Marion, anong pangalan po nung lalaki ni Christine Joy? JP Brusoto Matira po. JP Matira. Matira Matibay. Parang ganun apelido niya. Ano po? Okay. Si JP, ito yung bet ka. Lalaking kabit. Parang hindi ako sanay ha. Dalasan kasi pag sinabing bet kabit, babae. Ito ngayon, lalaki kabit. Nakakawalang respeto. Kabit. Lalaki, kabit. Nanay Maripe, magandang hapon. Hello, maganda. Umaga po. Umaga po dyan. Ma'am, pasensya na po ma'am kung naistorbo namin kayo. Ito po yung tungkol kay JP, yung anak niyo po. Opo. Ma'am, masakit man pakinggan, pero alam niyo na ho ba na yung anak niyo pong lalaki ay kabit? Kalito, sir. Kasi ho, nag-message ho yung lalaking iyan sa akin. Itong lalaking ito, si Marion? Sinasabi niya sa akin na ako ay consentidor na ina. Opo. Ganito ho yan. Yan ho, ang kanyang kasawa ay nadatnan ko sa bahay, sa apartment. Okay. Pinakilala ho ng aking anak na kaibigan ho niya. Okay. Na pinaalis ho sa, pinalayo daw ho sa kanila. Okay. Dahil nag-away daw ho ng asawa, ang asa ko naman ho, na ang asawa ho, na nahiwalay ho sa asawa, ay naandito dito, yung kanyang ang asawa. Okay. Ngayon ho, sa takot ko ho, na wala ho matutuloyan yung bata, baka ho dumaan yung gabi, kung saan ho pumunta yung bata. Ma'am, sandali mama, kasi sinabi, bata, ilang taon na po itong si JP? 20 ho. Sir Marion, ilang taon po si Mrs.? Mga nasa 22 po ata. 22, pareho silang bata. Okay. Sige po. Nay, pasensya na po, Nay. So, walang matutulungan yung bata. Yun ho, sinabi sa akin na pinalayas daw ho. Ngayon, sinabi ko kayo, inaccept ko yung babae. Nasabi ko, kung wala kang matutuluyan, ano ka muna dito, mag-stay ka muna dito sa apartment. Kasi wala naman ako sa bahay eh. Okay. Nasa amo ko ako. Pag-araw lang yun ng linggo ko nasa bahay. Okay. Nadatnan ko nga ho yun, silang dalawa. Nagayon ho, sabi sa akin, wala daw matutuloyan yung babae, yung kaibigan niya. Apo. Ngayon, sinabi ho sa akin na hiwalay daw yung babaan yon sa asawa. Okay. Ang asa ko naman, ho, naririto yung asawa. Okay. Alam din ho ba ng lalaking iyan na yan ho, yung si Christine J. May anak ko dito? Ayan po, yung nanay po ni JP, kinausap ko na po yan. Ilang beses ko na po pinagsabihan yan. Tapos nung latest po na siguro makalawang linggo po, nakita ko pa po sila na nag-a-outing kasama po ang dalawa. Siya pa po mismo ang taga-picture ng dalawa. Oh, nice. Saka huwag yung sa bago ko po malaman yung naandyan si Christine, 6 days na, 1 week nang doon sa bahay. 6 days nang naandyan bago ko malaman. Hindi kami hiwalay noon. Nagulat na lang talaga ako.
na naandiyan pala. Okay, Sir Marion, sabi mo kanina, nakausap mo na itong nanay, si Nanay Marife. At nasabi mo sa kanya na hindi pa kami hiwalay, nagsasama pa rin kami ni Christine Joy, misis ko pa rin yan. Yes po. Okay. Sinabi ko sa kanya na huwag mong sintihin at kung asap talaga ay napakasinungaling at magaling manloko po talaga yan ng mga ibang tao. Nanay Marife, totoo ba na pagsabihan ho kayo ni Mr. Airoso na hindi pa sila hiwalay ni Christine? Hindi ko matandaan yung kanyang message sa akin, pero ang yun nga ho, kaya yung asawa niya ay inaccept ko. Gawa ho ng sabi nga sa akin, ang paliwanag ho nila sa akin, ay pinalayas nga siya. Ngayon, hiwalay daw siya sa kanyang asawa. Iyon ho ang sabi sa akin. Sorry po na yan. Sinabi po ni Marion na kinontak niya kayo, sinabihan niya kayo na hindi pa sila hiwalay ni Christine Joy. At sabi mo, hindi mo matatandaan. Sorry, mama, parang hindi ka paniniwala na hindi mo matatandaan na tumawag yung pong asawa nung pinapatira niyo dyan na bata, kung tawagin ninyo. Hindi po siya tumawag sa akin, sir. Nag-message lang po siya okay. sa akin. So, hindi niyo matandaan. So, ibig sabihin, matatandaan mo na nag-message pala talaga. Ina-admit niyo. Yes, alam ko, nag-message po siya sa akin. So, ma'am, so kung nag-message siya sa inyo, alam nyo. Nung mag-message po siya sa inyo, ano po yung inyong naging reaksyon sa message po ni Mr. Airoso? Yun nga, sinabi ko sa kanya na ako, na yan ho, kanyang kasawa, sinabi ho sa akin na siya ay hiwalay sa kanyang kasawa. Pinalayas ho siya doon sa kanila, kaya ho siya ay walang matatakbuhan. Ngayon ho, kaya ko ho, ako yung nagmalasakit doon sa asawa niya, na para siya ay may matuluyan, sinabi ko sa kanya, dumito ho muna siya sa apartment. Yun ang sabi ko sa kanya, kapag siya ilalabas sa kanyang trabaho, wala siya, basta agad makikitaan ang bahay. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero Nay, sorry. Panay ang pagpipilit mo na hiwalay na at naawa ka dun sa bata kay Christine. Now here comes the husband saying na hindi pa sila hiwalay. Sana ma'am, you should have taken the cue na, oops, hindi pa pala hiwalay to. Kinausap ko si Christine, iya, yung mister mo tumatawag o nag-message sa akin. Hindi ka na pwede rito, ayoko masama sa gulo na nanggaganap ngayon sa pagitan mo at ng mister mo. Pwede bang umalis ka na muna? You could have done that, but you did not. Di po ba? Oho, kasi nga walang matutuloyan yung bata, kaya hindi ko siya mapaalis-alis. Ma'am, walang matutuloyan. Kung wala siya matutuloyan, then bumalik siya sa kanyang mister. Kaysa naman, ma'am, sila'y mag-outing tapos ikaw pang tagakuha ng litrato, eh lumilito na talagang konsentidor kang sarado. Di po ba? Kasi yun, yung kanilang picture na iyon, kaya okay kasama noon, nataon noon na ako, na ako inaka-ferry noon. Ma'am. Nang araw na yon. Sorry, madam, ulit ha. Kung talagang hindi ka konsentidor na nanay, okay, matapos kang i-message nitong asawa, sana ang ginawa niyo po, kinausap niyo po itong si Christine, maging yung inyong anak, iho, iha, hindi na kayo pwede magsama kasi nag-message lang yung mister na hindi pa pala hiwalay, please lang magbukod na muna kayo. Okay? Ikaw naman, iha, kumuha ka na muna ng apartment o mag-check-in ka sa isang hotel kung ayaw mo bumalik sa mister mo. Ayokong masama sa gulo. Di ba? Sinabi ko na huya kay Joy eh. Sabi ko, ayusin mo yung problema mo sa asawa mo. Okay. Dahil pati ako nadadami sa problema niyong yan. Okay. Nasaan po si JP? Nasa apartment po. Sir, may gusto kong sabihin kay nanay? Lang po sana sabihin. Kung naaama po siya doon kay Christine, parang gano'n po. Sana, kinausap niyo po yung pamilya ni Christine doon na para bumalik at pakiusapan na lang din. Kadali ba nang gano'n na lang eh? Pwede mo kausapin kasi sa sobrang tigas ng ulo ng asawa mo, wala siyang pinakinggan. Ngayon, dating niya sa bahay sa amin, nagsabi nga siya na pinalayas siya. Sa takot ko na baka kung anong gawin niya sa sarili niya, dahil sinabi nga na siya yung anak, inisip ko yung kanyang anak, kung ikaw, kung anong mangyari sa iyo, paano magiging ano mo sa mga anak mo? Gusin nyo na lang. Kailangan mo kausapin yung magulang ng babae, ang pamilya ng babae. Kailangan mong gawin yun. Hindi yung mahayaan mo sila. Pamilyadong tao yan eh. Di ba? Oo, alam ko na. Sinabi nga niya na siya, ang sir, pilit niya, iligay ka sa akin, matagal na kami hiwalay ni Mariong yan. Iyon ang sinabi ko, pinaliwala niya sa akin. Kaya ko siya inaksap sa bahay, kaya siya pinatuloy ko sa bahay, dahil wala siya matutuloyan dito. Nay, sandali, Nay, for the end time, may pamilya pala dyan si babae. Yes po. Okay. Bukod pa sa may pamilya dyan si babae, nandiyan naman yung kanyang mister. Bukod pa dyan, meron naman pong motel o hotel na pwede niya matuluyan. Kasi nga ho, yung kanyang unang naging asawa dito, may kinakasama na rin yung ibang babae. Kaya wala ho siyang matutuluyan. Marion, may kinakasama ka ba ibang babae? Ang ibig sabihin, yung ama po ng panganay ni Christine.
Ah, may paranay po, pinagpago po kami magpakasal. Pero ang layo po ng sagot niya. Okay. Pero Marion, nasa Italy ka ngayon? Wala po ako sa Italy, nasa Pilipinas po. Okay. So, Nay, Marifei, paulit-ulit na lang tayo. Tama nga naman tong si Marion. Pwede ho ba ang kausapin nyo nala ang si Christine? Dahil sila ho ang gumawa ng gulong iyan. Ma'am, ayaw magpag-usap ni Christine. Ako ho'y nagmalasakit laang aking in-accept na. Yan ho ay hindi ko ho akalain na ganitong kahihinatnan. Sino ho bang magulang ang sasabihin na pinusinti ang anak? May nasakit ho ako. Hindi malasakit yun. Kung nagmamalasakit kayo, sana naisip nyo din yung asawa niya kung ano ba talagang tunay. Di ba? Di ba sinabi ko nga sa iyo, yung asawa mo ay nagmamakaawad sa amin na walang matutuloyan. Kaya ko siya in-accept. Dahil sa takot ko nga na siya kung anong gawin sa sarili niya. Dahil hindi mo basta maintindihan kung anong gawin niya sa sarili niya. Yun ang ikinatakot ko. Siyempre, ako'y magulang din. Na depressed na yung kanyang, depressed na yung babae. Na wala siyang matutuloyan dito. Dahil hindi ganun ka dahil. Sasabihin mo, Alberto, bakit? Makakala mo, may pera siya na may pang-albergo na pambayad siya sa ano sa hotel. Sana nga. Wala nga siya talang pera. Ang dali nun. Sana nakipagtulungan ka. Hindi yan kukonsintihin mo. Napakamali. Sir Marion, in fairness ka naman kay nanay, nabanggit nga niya, matigas daw ang ulo ng misis mo, pasensya na. Kahit na siguro, dakdakan ng dakdakan ni nanay, si misis mo na lumayas ka na rito iya, kung ayaw naman ni babae, at si lalaki rin, gusto pa rin nandoon si babae, wala magagawa si nanay, di po ba? So tama si nanay, dapat ang kinakausap natin itong dalawa. Yes po. Eh wala naman po yung lalaki. Ayaw din po ata makipag-usap. Itong si babae, ayaw din. So Nay, kasi, alam nyo Nay, Marifei, kung anong magagawa nyo rito? Nay, po. Kung talagang sige, gusto nyo po makatulong at para hindi ho kayo matawag na konsentidor, isuplong nyo po sa mga otoridad dyan sa Italy. Sinabihan ko na ho yan si Joy. Ikaw ay bumalik sa iyong mag-ama. Ikaw ay maawa ka ako sa iyong anak. Ikaw ay kako, babae pa man din ang anak mo. Isipin mo ay iyong ang kinabukasan ng anak mo. Kung ikaw man ay lumaki man ikaw nang malayo sa iyong sa pagmamahal ng iyong magulang. Huwag mo nang iparala sa iyong anak. Yan ang sinabi ko kay Joy. Marion, ano bang status ng iyong misis doon sa Italy? Ang alam ko po ay permanent residence po. Tawagin mo si Atty. Gary, tira natin kung meron magagawa yung batas natin tungkol dito. Ang pagkakalam ko po kasi hindi po saklaw ng batas natin, yung batas po sa Italy. So kung siya po ay gagawa ng kung anong kalokohan doon, hindi po natin pwedeng tugisin siya. Maliban na lang kung meron na pong crime committed here na mabigat, and then pwede gamitin yung tinatawag na petition through Interpol na para mapadeport at mahuli. Pero sa ganitong kaso, mukhang mahirapan ata tayo, sir. Kayong paman, sigit, kumusunta tayo. Atty. Garrett? Yes, sir, Ate. Nag-usap na tayo tungkol sa ganitong klaseng kaso. Ano, si yes, sir. Mrs. kasal dito, nangabit sa Italy. Mm-hmm. Meron bang magagawa yung complaint natin dito sa Pilipinas? Again, ang problema po natin dito, sir, Raffi, no, ang ating penal laws kung saan naandun yung kaso ng adultery, territorially defined po yan. Ibig sabihin, kung wala po tayo sa teritoryo ng Pilipinas, sir, Raffi, hindi po mag-a-apply yan. Buti po sana kung may case po tayo for Bausi. Pero ang problema po kasi ang babae ang gumawa ng mali sa sitwasyon na to. Ang advice ko po dito, ang legal remedy na pwede natin gawin is i-recommend for deportation. Deportation. So, yes, sir. Pupunta tayo sa Italian authorities. Yes, sir. Kung may visa po siya standing with the Italian authorities, ang pagkakaalam ko po sa Rafi, although hindi ko pa po nare-research yung Italian grounds for deportation, no? Kapag may standing criminal case ka, makakancel po yung visa ninyo. Yun po yung way natin para magpa-deport po natin itong nagkasalang babae. Okay. Marion? Yes po. Ganito na lang po gagawin natin, sir. Sige po, lalapit po tayo sa medyo long shot po ito, pero pwede tayong lumapit sa ating DFA. And then yung DFA po, pwede makipag-ugnayan sa Italian Embassy, Italian Immigration, kung ano pa man yung mga otoridad doon na pwede makatulong para ilakad po yung papeles niya na siya po yung mapadeport, okay? Yes po, thank you po. Sige po, huwag niyo po ibabang telepono, kakusapin po kayo ng mga staff. Ano po? Salamat. Opo, thank you po. Nay. Opo, naririnig ko opo, po kayo. Nay, pakisabi na lang po, Nay Marifei, kay Christine, susubukan po namin siya mapadeport. At nakakaya naman po na, pag kumatok niya yung mga taga-immigration, mismo sa bahay niyo pa, matichismis po kayo. So kung ako po sa inyo, ngayon pa lamang, gumawa na kayo ng tamang hakbang. Pwede ba, Nay, pakiusap? Gagawin ko ang aking magagawa. Okay, sapat na po yun yung inyong pong sinabi na gagawin niyo po lahat magagawa niyo. Sige po, Nay, salamat, Nay, ha.
Sige po, sir. Magandang umaga po dyan. Okay. Dito po sa mga videos namin, para makatanggap po kayo palagi ng notification, pindutin niyo po yung subscription. Okay. Pag pinindot niyo po yung subscribe, pipindutin niyo po yung bell. Okay? Pag pindot niyo yung bell, meron pong tatlong option doon. Piliin niyo po yung all. Kasi pag pinili niyo po yung all, lahat po ng videos namin, matik, makatanggap kayo. Kasi tatlo yun eh. Meron yung personalized, meron pa yung isa, meron pa yung all. Doon sa all. Okay? Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong...